Welcome mga kapatid sa Music as Prayer Channel, ang worship channel ng TGIS Kids Bible Study Ministry. Ito ngayon ay pinag-uunahan ng inyong lingkod, si Kuya Jeff, at tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating devotion. Para sa ating family altar, ang pag-aaral natin ay may pinamagatang huwag magtaka sa mabibigat na pagsubok. Pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Simulan natin ng panalangin. Lord, pinupuri ka namin at dinadakila. Kaya maraming salamat po sa mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang kami ay mag-aral ng inyong salita. Nawa nga po ay magamit mo ang lahat ng mga pinag-aaralan namin upang makapagpabago ng aming mga pananaw, ng aming mga kilos sa aming pamumuhay. Lord, pinagpipray po namin na ang lahat ng mga natututunan namin ay pumasok sa aming mga puso at isipan upang mahasa lalo kahit na may problema sa paligid namin ay magamit namin ang mga salita mo upang ma-perfect namin, mahasa namin ang aming mga Christian life. Kaya thank you Lord dahil patuloy mo kaming kinakalabit, patuloy mo kaming pinapaalalahanan, lagi mo kaming nire-remind, tumingin sa iyo, manalig sa iyo, maging tapat sa iyo. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At tayo ay dadako sa ating awitan. Ang awitin po natin ay ang salamat, salamat. Tayo umawit ng papuring awit. Awitin natin ang salamat, salamat. Ako'y magsasaya sa piling mo.
magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sa huling pagkakataon. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat sa awitan, Ate Lynn. At ngayon tayo ay dadako na sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang ating pong teksto ay magmumula sa Unang Pedro 4:12 hanggang 19 o 1 Peter 4:12-19. Ito po ang nakasaad dito. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita ngayon. At tayo ay dadako sa ating pag-uusapan ngayong gabi na may pinamagatang huwag magtaka sa mabigat na pagsubok. So alam naman natin na ang pagsubok ay nandito palagi sa ating kapaligiran. Lahat tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Iba-iba lang ang level. Depende sa edad, pero tiyak na may mga nangyayari sa buhay nating nagpapabigat na mga dalahin sa buhay. Sa isang bata, pagsubok na kung paanong makakahiling sa magulang ng gustong bilhin sa tindahan. Samantalang sa isang kabataan, studies, work at love life ang kadalasang problema. At sa mga matatanda, ang kanyang anak, kalusugan at kahihinatnan ng buhay ang laman ng isipan. So bilang mga Kristiyano, maliwanag sa ating mga pagsubok. Maliwanag sa atin ang mga pagsubok. Gaano man ito kabigat ay kasama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang maganda dito, ang problema, ang pagsubok ay nandito palagi sa ating kapaligiran. Pero ang Panginoong Jesus o ang Diyos nating sinasamba, ang Diyos na buhay na nandito sa ating puso, ay kasama nating palagi. Alam niyo yung naglalakad ka, alam mo na madilim ang kapaligiran, alam mo na pwedeng may mangyari sa'yo, pero alam mo may nakaakbay sa'yo at laging karamay mo sa lahat ng pagdadaanan mo o may nagbabantay sa'yo. Yun yung feeling ng isang Kristiyano. Yun yung pinag-uusapan natin kahapon pa na meron tayong nakikita. Mga tao sa paligid natin ay may nakikita sa atin yung aura natin gumaganda. Iba yung datingan natin kapag ikaw ay Kristiyano, kapag ikaw ay tapat kay Kristo. So yan yung dyan umiikot ang lahat ng pinag-uusapan natin. Kumusta kapatid ang Christian life mo? So makikita natin ngayon, kapag ka may pagsubok ba, anong ginagawa daw natin? Anong reaction natin? May magandang tanong kahapon. Paano kung hindi ka binibigyan ng pagsubok? So, huwag magtaka. Ang isang Kristiyano ay talagang nakakaranas ng pagsubok upang tasahan ang ating
buhay espiritual. Ano-ano ang mga dahilan natin upang hindi natin pagtakhan ang mga mabibigat na pagsubok? Ano-ano rin yung mga dahilan na yon? So tingnan natin. Sa tanong ng may akda ngayong gabing ito, bakit pa tayo masaya? Bakit pa tayo maligaya? Bakit bang sarap ng piling kapag kasama natin ang Diyos? Maganda man ang nangyayari sa buhay natin o may pagsubok o problema man tayong dinadaanan. Ang sarap ng piling pag alam natin kasama natin ang Diyos. Tingnan natin ang unang punto. So huwag magtaka sa mabibigat na pagsubok sapagkat sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kasama natin palagi ang Diyos. Kaya nga sarap ng awiting, kasama natin ng Diyos. Diba? Hindi ako matatakot. Hindi ako malulungkot. Bakit? Kasama natin ang Diyos. So yan yung isa sa mga sinasabi sa atin. Nasa atin ang banal na Espiritu. Naalala nyo, nung pinag-usapan natin si Jesus ay ipapadala ang banal na Espiritu dahil siya ay babalik na, sinong makakasama daw natin ang banal na Espiritu? Pinapasok ba natin sa ating mga puso? Tinanggap ba natin siya sa ating mga pamilya? Tinanggap ba natin siya sa ating tahanan? Kung kasama natin siya, huwag magtataka. Kung may pagsubok man dumating, kaya nating malampasan yan. So, sinusubok tayo palagi, huwag magtataka. So, tinitiyak ni Apostol Pedro na ang mga mabibigat na pagsubok, kakayanin natin ito dahil sa presensya ng Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya, mapalad tayo! Magalak tayo! Ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos ay higit nating nararanasan. Lalong-lalo na kung may pagsubok sa ating buhay. At kaya nagbabala ang ating Apostol Pedro, nagbabala siyang huwag mangyaring magdusa ang isang Kristiyano dahil sa nagawa nitong masama. So again, yung reminder niya pinapakita sa atin. Paano kung mahuli ka ni Kristo ngayong araw na ito? Paano kung mahuli ka niya ngayon? Anong ginagawa mo? Alam niyo yung kasabihang ano? Don't let yourself be caught with your hand inside the cookie jar. Huwag ka magpapahuli na may ginagawa kang mali. So yan yung mga lesson natin ngayon na pinaparamdam sa atin lagi o nire-remind sa atin palagi, pumili ka. Paano kung makita ka ni Kristo ngayon? Paano kung dumating siya ngayon? Ano ang aabutan niya? Ikaw ba ay may ginagawang mali o ikaw ay patuloy na tapat sa Kanya? So ngayon na kaya nating harapin ang problema, dapat kaya nating sabihin, Lord, kahit dumating ka ngayon, tapat ako sa iyo. Nagawa ko dahil nasa akin ang Espiritu Santo. Sumasa atin, tayong magkakapatid na naniniwala kay Kristo, sumasa atin ang banal na Espiritu. Kaya kaya natin at alam natin, kahit anong problema ang dumating, malalampasan natin yan. Kaya natin yan. Ikalawang punto na makikita natin dito na sinabi ni Apostol Pedro, huwag magtaka sa mabibigat na pagsubok sapagkat taglay natin ang pangalan ni Kristo. So kagabi pa lang, pinag-usapan na natin, anong apelido mo? Tayo, magkakapatid tayo, iisang katawan na lang tayo. At ang apelido nating lahat ay Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, dala-dala natin ang pangalan ni Kristo. Kaya sa halip na magtaka sa mabibigat na pagsubok, magpasalamat tayo sa Diyos dahil tayo ay Kristiyano. Sabi nga niya kahapon sa atin, kahit ang mga propeta ko ay nagkaroon ng pag-uusig, nagkaroon sila ng problema, akin sila, tapat sila sa akin. Gayon din naman tayo na mga Kristiyano ngayon, kahit modern day Christians, yan pa rin ang hinahanap sa atin. Maging tapat sa Diyos, maglingkod sa Diyos, maganda man ang nangyayari sa buhay natin o may pangit ang nangyayari sa buhay natin, patuloy na maging tapat sa Diyos sapagkat ang iniingatan natin, ang pinapabango natin ay ang pangalan na natin. At ang pangalan natin, mga kapatid, ang apelido na natin, Kristiyano. Pangalan para kay Kristo. Tayo ay magkakapatid, ayaw nating mangyari na mapahiya ang kapamilya natin.
So, ikatlong punto na makikita natin na binigay ni Apostol Pedro ay huwag magtaka sa mabibigat na pagsubok sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Alam na natin to, pinagpe-pray na rin natin araw-araw. Nagpapasalamat kami, Lord, sa iyo sapagkat tunay nga tapat ka sa bawat isa sa amin. Tapat siya, kapatid, sa buhay mo. Ikaw mismo merong testimony na pwedeng ibigay sa amin, ipakita sa amin, iparinig sa amin ang ganda ng ginagawa ni Kristo sa buhay mo. Ang ganda ng feeling pagka nakwento mo ang Diyos, pinatnubayan ka, binantayan ka, hindi ka pinabayaan. Ano ang makikita natin sa mga lesson na to? Ang lahat ng mga pagsubok ay pansamantala lamang. Mahirap para sa atin ang dumaan dito, pero hindi ito nagaganap para lang tayo ay pahirapan. Ito ay mga pagsubok sa katapatan ng ating pananampalataya. Nangyayari ang lahat, tinetest tayo dahil ang mahalaga para sa atin, kung maintindihan nyo to, kailangan patuloy kang tapat sa Diyos. Para tong karera, sumali tayo sa karera, kailangan tapusin natin hanggang finish line. Yan ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Kailangan hanggang sa dulo, hanggang maabot natin ang finish line, hanggang maabot natin ang gate ng langit, patuloy na maging tapat sa Diyos. Yan yung perfection na pinag-uusapan natin. Mahirap, pero araw-araw nagtatry tayo mabago. Nag-i-strive tayo na baguhin ang buhay natin. Hinahasa tayo o sinasharpen tayo na parang lapis. Kaya, huwag kang magtataka kung bakit nandiyan ang pagsubok, sapagkat doon ang test of faith natin. Huwag bibitaw. Yun yung madalas sinasabi ni Ate Linsa. Huwag kang bibitaw. Yan yung mga magagandang salita, mga words of encouragement. Kapag may problema, magsabi, huwag kang bibitaw. Kasama natin ang Diyos. Malalampasan mo yan, kapatid. Kaya, ang pangako ng kaligtasan ay nasa mga taong nananatiling matuwid sa kabila ng mabibigat na pagsubok na pinagdaraanan. So, nandiyan, nasabi na, nakita na natin, ang pangako ng kaligtasan. Yan ay binibigay sa mga taong nananatili hanggang wakas. Hindi binibitawan ang salvation, hindi binibitawan yung awa at pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Nagpapatuloy, laging inaayos ang buhay, laging alam niya, nandiyan ang pagsubok, tinahasa ako ng Diyos o sinasharpen ako ng Diyos upang magawa ko araw-araw ang Christ-likeness. So yan, mga kapatid, ang lesson natin ngayong gabing ito, at may iniwan sa atin ang may akda ng sermon at gusto niya ito tumimo sa ating isip at puso. Patuloy na magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti sapagkat umaasa tayo sa pangako. At yun ay tapat ang Diyos sa atin. Huwag kakalimutan ang promise na yun, tapat ang Diyos sa atin. Kaya laging magpatuloy. Nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita ngayong gabing ito, at nawa ay magamit niya, hayaan niyang tumubo sa ating buhay ang kanyang mga salita upang magampanan natin araw-araw, magawa natin araw-araw ang Christ-likeness. Tayo ay umawit ng pagsambang awit bago tayo dumako sa pananalangin. Awitin natin, I cast all my cares upon you. I cast all my cares upon you. I lay all my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I cast all my cares upon you. I lay all my burdens down at your feet.
anytime, I don't know what to do. I will cast all my cares upon you. Tayo ay manalangin. Pag po tayo manalangin, nais ko ding i-share ang isang verse mula sa Bible. Sabi po dito sa Roma 12:12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So, inaanyayahan ko po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mapagpalang gabi na muli na ibahagi po ni Kuya Jeffrey ang mensahe ng buhay mula sa Family Altar na pre-provide sa amin ng Yemelit Christian Education. Pinupuri ka namin, Lord, at pinasasalamatan na sa kabila ng aming pagkaka-lockdown sa aming mga tahanan, ginawa mong posible na patuloy maipalaganap ang iyong salita. Patuloy makapagbulay-bulay sa kani-kanilang mga tahanan ang bawat pamilya. At Lord, ginamit mong medium and technology to bring your word to every houses. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pamilya na nakakasama namin sa aming family altar. Bagamat, Lord, we are presently experiencing difficulty accessing signal sa aming Wi-Fi, thank you, Lord, that you still made it possible na makapag-record kami ng family altar na mai-share namin sa mga kasamahan namin, Lord, na palaging nananabik na makasama ang bawat pamilya sa pananalangin at pag-aaral ng iyong salita. Tonight, Lord, lumalapit kami ng may pagpapakumbaba. We ask for your forgiveness sa aming mga kasalanan. Do not allow any sins in our hearts, in our minds, Lord, na maging hindrance sa pagtungo namin sa iyong banal na trono. At ngayong gabi rin, Lord, binabalik namin sa iyo lahat-lahat ng kapurihan. Take all the glory, take over, Lord Jesus. Patuloy kang manahan at manguna sa bawat sambahayan na sumasamba sa iyo in truth and in spirit. And Lord, ngayong gabi din po, aming nilalagak sa iyo ang bawat concerns at panalangin namin. We pray, Father God, sa kasalukuyang nararanasang pananalasa ng bagyo sa aming bansa, Lord, sa mga lahat ng lugar na sakop na affected nito, Lord, ng bagyong ambo. We pray sa protection mo sa lahat-lahat, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord, na nakararana sa kani-kanilang mga lugar, probinsya, Lord, at sa malawak ang nasakop ng bagyo ng pananalasa nito. We pray sa mga lugar kung saan kailangang ilipat muna, i-relocate ang mga naapektuhan ng bagyo, gayong, Lord, kasabay na sabay pa ito sa kasagsagan, Lord, ng pakikibaka sa COVID. We pray sa patuloy mong protection sa mga badly hit na lugar ng bagyo. At Lord, dalangin namin ang provision mo sa bawat Pilipinong nangangailangan, Lord, ng tulong. Marami po ang nakararanas ng kahirapan sa kasalukuyan dala ng pandemic na nararanasan ng buong mundo at ang aming bansa. Dinadalangin namin, Lord, ang lahat-lahat ng ito sa iyo. Ngayon din, Father God, we pray for every families in their houses na patuloy po mabuklod ang bawat tahanan, na sa kabila ng nararanasang pagsubok ng bawat isa, hindi kami mawala ng pag-asa, bagkus, Lord, kagaya ng itinuro po, nakararanas man ang mga pagsubok, mas lalo kaming kumapit sa iyo, manalig, at manatili kaming tapat sa aming pananampalataya sa iyo. Nang sa gayon, Lord, anumang oras, kung ikaw man ay darating na, di kayo magbabalik na, datnan mo ang bawat isa sa aming lumalakad sang-ayon sa kalooban mo, nagtatapat at inaalay ang aming mga buhay, ang aming mga oras, ang binigay mong pagkakataon sa amin daily to be used by you, Lord. Panginoon, patuloy din naming nilalapit lahat ng mga may karamdaman sa gabing ito. We pray for all the sick all over the world, globally, lahat po, Panginoon, ng tinamaan ng karamdamang COVID-19. Bagamat wala pa pong gamot sa karamdamang ito, salamat po sa mga balita ng mga recoveries and victories and healing. At Lord, patuloy naming nilalapit lahat ng mga nakaratay sa banig ng karamdaman dahil sa sakit na ito.
Abutin mo sila, Panginoon, ng iyong paghimalang kagalingan. Lord, ikaw din ang mag-comfort sa mga pamilyang nawala ng mga mahal sa buhay na naigupo ng karamdamang ito. Amin din pong dinadalangin, Lord, lahat ng mga vulnerable groups in our societies and all over the world. We pray for all the cancer patients, including our mother, Lord, Mami Nelly, and our friends who are afflicted by the same disease. You know each one, Lord, na lumalaban sa ganitong karamdaman. Panginoon, we pray and ask for your healing and deliverance from cancer. Same thing, Lord, sa mga may kidney problems, mga may liver problems, mga compromised autoimmune, Lord, at lahat ng mga senior citizens all over the world. Dalangin namin ang iyong protection and healing, especially at this time na mahirap pong maka-access sa healthcare services, Lord. Dala ng occupied ang aming mga ospital sa panggagamot sa mga apektado ng COVID. And we pray, Lord, sa bawat sambahayan namin, bawat pamilya, Panginoon, ikaw patuloy na mag-ingat at mag-provide ng needs. Marami po ang nakararanas ng kagutuman at matinding pinansyal na struggle, na nahirapan po at nawala ng trabaho, Panginoon, ng mga ama at ina ng tahanan. Lord, we pray for your provisions. At Lord, gamitin mo po ang iyong mga anak na kung sino po, Lord, ang higit, nakakahigit, Lord, at may kakayanan. Ito po yung time, Lord, na dalangin namin compassion will rule over greed, and that, Lord, faith would rule over our fears. At Lord, magamit ang bawat isa, magtulungan po ang bawat isa sa panahon ng pangangailangan. Dinadalangin din namin, Lord, lahat ng aming mga frontliners all over the world, hindi lang sa aming bansa, all the doctors, nurses, and healthcare forces and workers in every hospitals and healthcare facilities battling COVID-19. Panginoon, balutin mo sila ng iyong pag-iingat. Empower them, O God, physically, emotionally, spiritually, and mentally as they fight this virus, Panginoon. At Lord, patuloy mong gamitin sila to bring forth healing sa lahat ng mga may karamdaman. Dalangin din namin, Lord, ang aming mga lingkod ng sa aming gobyerno, ang aming mga leaders. We pray for our president and all the leaders in our government and all the leadership in every nation battling with pandemic, Lord. We pray and ask na bigyan mo sila, Panginoon, ng wisdom, empowerment, Lord, in leading the nation, kung ano po ang best para sa kanilang nasasakupan. And Lord, patuloy din naming nilalapit sa iyo ang lahat, Panginoon, ng mga OFWs all over the world, scattered all over the world, na nagpo-provide for their families. Marami po ang nawalan din ng trabaho. We pray, Father God, na ikaw ang mag-sustain. Alam namin, Panginoon, ikaw ay tapat sa iyong mga anak, at Lord, hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. We also lift up to you lahat ng mga lingkod mo, Panginoon. We pray for our church, Yemelit Church, and the leaders in our church. We pray for our Bishop, Bishop Abyo, and his whole clan and family. Ngayon din sa aming resident pastor in Bangbang Yemelit Church, we pray for Pastor Jojit Resillas and his household, at lahat, Panginoon, ng mga pastors, missionaries, preachers, evangelists, working very hard, fulfilling, Lord, the Great Commission and advancing your kingdom, reaching out, Lord, sa bawat sulok ng daigdig na ipahayag ang iyong katuruan. At nang sa gayon, marami pa ang makakilala sa iyo at maligtas sa pangalan ni Jesus. And Lord, we pray for our friends na nagtatrabaho din abroad at mga kapamilya naming working as frontliners. Patuloy mong igawad ang protection sa aming mga mahal sa buhay, mula sa pinakamatanda hanggang pinakabatang membro ng aming mga sambahayan. At patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo daily, our daily needs. At pagkat alam namin, Panginoon, you are our provider and you are more than enough. At ano man ang sapitin namin, ano man pagsubok ang kaharapin namin, we fully trust in you, Lord, that you are always in control. Kaya, Panginoon, patuloy kang maghari sa bawat tahanan ng aming mga pamilya. Patuloy kang magbigay sa amin, Lord, ng comfort and peace amidst, Lord, the anxieties around us. At Lord, ikaw ang
patuloy na mag-remind sa amin, Lord, na we are running in this life a race. At Lord, dalangin namin na bawat isang mananampalataya, bawat isa sa amin, Lord, manatiling nagtatapat sa iyo hanggang wakas. Huwag kaming bibitiw sa aming sinasampalataya ng Diyos na dakila at buhay. At Panginoong Jesus, ikaw ang patuloy na maitanghal sa aming mga buhay. Thank you, Lord Jesus, at lahat ng ito, dalangin namin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen, amen, amen. Let's sing. Alam kong may magagawa ang Diyos. Trusting and believing that God will make a way for His children when there seems to be no way. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong di ringgin ang Diyos ang samo ko. Para sa tatlong amen. Now I'll hold it. Amen. 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 Alfonso family is now signing off.